Hi everyone, it's Mommy Nan's TV channel. Welcome back. For today's video, I'm going to show you how we can cut or paano ba natin cut yung fruits na ito. Are you familiar with this one? It's medyo pinkish na may pagka-red or purple. It's a dragon fruit. Have you tried eating this one? Me, I haven't tried. So, for the first time, makakatikim ako nito. Okay? So, i-cut lang natin. I bought this for 82.59. Ang mahal pala. Pero okay lang. I-try natin kung masarap ba ito, mga kamami. Bumili kasi ako last week ng pork. Tapos, yung nagtitinda ng pork, meron sila nito. Sabi ko, ano ba ito? Ititinda nyo po ba ito? Tapos, sabi ng tendera, yes daw. So, nagtanong naman ako kung magkano yung kilo. Sabi niya, 200 daw. Tapos, nung tinimbang niya, umabot ng 82.59 cents yung presyo. Sabi ko, ay, wag na lang, mag-decline na lang ako. So, ayan. Nung pag bigay niya ng sukli sa akin, nag-wonder ako, bakit ang laki ng binayaran ko? Kasi, sinalin niya pa rin. Sinama niya pa rin. Kahit nag-decline na ako, naku, hindi nakikinig yung tendera. Pero okay lang, na-curious din ako kung anong lasa nito. Paano ba ito? Ano? So, hahatiin ko lang. Ayan. Automatic siya kumati. Ayan, ito yung itsura niya, mga kaibigan. Nakikita niyo po ba? It's color red. Pero pag lapitan, it's purple. Sarap kaya to. For the first time, makakatikim na ako ng dragon fruit. Meron pong farm ito dito sa Diluan, Cebu. Pero hindi ko pa napuntahan yung farm nito. And hopefully, soon or someday, makapunta ako dun. Ayan. So, ito yung itsura ng dragon fruit. Sa farm na yun, maraming ganito. Tapos, ginagawa nila, isi-shape nila. Or ano, lagyan. Ganito lang pala. Ayan, mga kaibigan. Kuha lang tayo ng lagay lang natin. Ayan. Nag-wonder ako, bakit dragon fruit ang pangalan nito? Ano kayang history ng prutas na ito, mga kaibigan? Tapos, nung nakita ko sa neighborhood namin, meron silang pwede ba kaya kainin yung seeds? Siguro pwede. Yung mga ano niya kasi, mga seeds, okay, yung mga black, maliliit, napakaliit. Ayan. Ayan, mga kaibigan. For the first time, nakakain ako ng dragon fruit. May tanim ang neighborhood namin na ganito. Sabi niya, dragon fruit daw yan, pero hindi pa namunga. And I noticed na yung puno niya is para talagang dragon. Ayan, so nakat na natin siya, tapos ikakat na naman natin siya ulit, mga mami, para medyo maganda siya tingnan. Ayan. By the way, naghugas po ako ng kamay, mga kamay, so malinis po. Tikman natin. So ayan, mga friend, hihiwain na naman natin ulit para medyo maliit po yung hiwa ng dragon fruit. So, ito po yung color niya. Or kulay. Ang sarap para, mga friend. Hindi siya masyadong matamis, hindi rin siya matabang. At kapag kinain niyo po siya, malalasahan niyo yung mga small seeds niya. Kasi meron po siyang seeds maliliit. Ayan, nakikita niyo po yan. Yung mga itim-itim na maliit, yan po yung seeds ng dragon fruit natin. So, ilagay lang natin. Ayan, hiwain natin para medyo marami. Kasi isang ano lang po ito. By the way, if you are new to this channel, please consider to subscribe. You can give a like and comment. Comment below kung nakatry na ba kayong kumain ng dragon fruit. Saan kayo nakatikim? Or nasarapan ba kayo nung first nyong natikim? Tikman ang prutas na to?
sabi nila masarap daw to shake. So since giba yung blender namin, so hindi ako makapag-shake. Sorry na lang. Ayan. I'm not gonna show my face today because I look so, you know, para ko may sakit. So, thank you so much. Ito, tapos na. Iwa na yung dragon fruit natin. Continue for watching for ano yung mga benefits ng mga... So, itong fruit na ito is called dragon fruit. And it's my first time na tumikim, mga kaibigan. And nung nag-research ako kung ano po yung mga makukuha nating benefits sa prutas na ito, sabi sa Google, charot, the dragon fruit health benefits, ayan, it's rich in antioxidants like flavonoids, phenolic acid, and beta-cyanin. So, it's naturally fat-free and high in fiber. So, parang pinya rin, no? Kaya pala, sinishake nila ito or ginagawang milkshake, minimix nila kasi it is high in fiber. It may help lower your blood sugar. It contains prebiotics, which are foods that feed the healthy bacteria called prebiotics in your gut. It can strengthen also your immune system. So, maganda pala yung benefits ng dragon fruit, mga kaibigan. Not everyday makakain tayo nito kasi napaka-expensive po nito. At saka, hindi po lahat ng lugar meron nito. So, again, dragon fruit contains antioxidants and vitamin C. Tapos, sabi nila, pwede daw ito pang diet sa mga gusto mag-diet kasi it's high in fiber. Okay? Ayan. So, na-thankful ako na nakatikim ako ngayon. Kahit ayaw kong bumili pero sinali ng tindera, it's okay. At least, I tried. Nakikita niyo po yung mga maitim na maliliit. Yan po yung mga buto niya or seeds. Napakaliit. Tapos, kinakain ko din po yan. Ewan po kung kinakain ba yan. Pero, okay lang naman kahit kinakain. Ayan. So, this fruit is recommended for adults at least 25 grams lang. Bakit kaya? Siguro may side effect ito kapag naparami ng kain. Charot. O, diba? So, ang galing naman. Maganda palang benefits dito, mga kaibigan. Pwede ito isa i-mix sa condensed milk, tapos gawin yung milkshake or yeah, milkshake. Masarap siguro ito pag malamig. Kasi hindi na po siya malamig eh. Ayan. Ito po yung color niya. Parang watermelon, no? Diba? Ayan. So, that's all. Thank you so much for watching. If you are new to the channel, please consider to subscribe. You can give a thumbs up or comment below kung nakatry na ba kayo nito, nasarapan ba kayo, or meron ba kayong tanim nito. Ayan. Thank you so much for watching. See you in the next video. Ayan mga friends, sabi ko kanina yung okay, pakita yung mukha ko kasi I look so, ano, sick, pero okay lang. So, ito yun. Ito yung dragon fruit. Ipapakita ko na yung face ko. Ayan, itay natin kung anong lasa nito, kung magugustuhan ba natin. Masyadong matamis. Parang medyo crunchy. Kasi, maybe because of the ano, seeds. Yung itim-itim.